kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan mo ang kalooban naming pinababanal, ng kusa naming pagkapakasakit para sa pagbabagong buhay. Paunlakan mong pakinggan ang aming mga kahilingan, pakundangan sa pagbubunsod mong ikaw ay aming paglingkuran. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na yon, sinabi ni Haring Nabucodonosor, Sadrak, Mesak at Abednego, totoo bang hindi kayo sumasamba sa ribultong ipinagawa ko? Tanong ng hari. Iniuutos ko sa inyong sumamba kayo sa ipinagawa kong ribulto sa sandaling marinig ninyo ang tunog ng mga instrumento. Kung hindi, ipahagis ko kayo sa naglalagablab na pugon. Tingnan ko lang kung may Diyos na magliligtas sa inyo. Sinabi ni Sadrak, Mesak at Abednego, Mahal na Hari, wala po kaming itututol sa inyo tungkol sa bagay na ito. Gawin ninyo kung iyan ang gusto ninyo. Ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang magliligtas sa amin sa pugong iyon at sa inyong kapangyarihan. At kung hindi maniyag gawin ito, hindi pa rin kami sasamba sa ribultong ipinagawa ninyo. Namula si Haring Nabucodonosor
sa tindi ng galit kina Sadrak, Mesak at Abednego. Kaya iniutos niyang painitin makapitong ibayo ang pugon. Iniutos din niya sa pinakamalakas niyang tauhan na gapusin sina Sadrak, Mesak at Abednego at ihagis sa apoy. Walang ano-ano'y napalundag ang haring Nabucodonosor. Pamanghang itinanong niya sa kanyang mga tauhan o tagapayo, hindi ba't tatlo lamang ang inihagis sa apoy? Opo, kamahalan, sagot nila. Bakit apat ang nakikita kong lalakad-lakad sa apoy at hindi nasusunog? At yung isa ang tingin ko'y Diyos. Dahil dito, sinabi ng hari, purihin ang Diyos nina Sadrak, Mesak at Abednego. Nagsugo siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito na ganap na nananalig sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos. Ginusto pa nilang sila'y ihagi sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin at ipagdangalan Diyos magpakailanman. Purihin at ipagdangalan Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, Panginoon, Diyos ng aming mga ninuno. Karapat dapat kang ipagdangal at nakilain magpakailanman. Purihin ang iyong banal at maluwalhating pangalan. Marapat purihin at ipagdangal magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa iyong banal at marangal na tahanan. Lubhang karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka na nakaloklok sa marangal mong trono. Karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Mula sa iyong luklukan sa ibaba ng mga kerubin, nakikita mo ang kalaliman, ang daigdig ng mga patay. Karapat dapat kang purihin at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan, karapat dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Purihin at ipagdangal ang Diyos magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat na salitang nagbubuhat sa buong Diyos ng liwanag sa tiyagay aning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudiyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Lahi kami ni Abraham, tugon nila, at kailan may di kami naalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Sumagot si Jesus, tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo'y pinalaya ng anak, tunay ngang kayo'y malaya
Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyong akong patayin sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tutularan ninyo ang kanyang ginawa, ani ni Jesus. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo'y tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. At muli po, lagi kayong welcome dito sa ating parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Tayo ngayon ay halos ay malapit nang matapos ang ating paghahanda ng 40 days nating preparation para sa Pasko ng Pagkabuhay. At muli, laging paalaala, naway talagang tayo naghahanda ng ating mga kaluluwa ngayong panahong ito. At nawa, ang ating paglalakbay ngayon ay patungo sa pagbabalik loob natin sa ating Panginoong Diyos. Ating pagnilayan ang mabuting balita na ating napakinggan. Sabi ni Jesus, ano, hanggat tayo'y nasa kasalanan, tayo'y alipin pa rin nito. No? Hanggat tayo hindi nakakaalis dyan, hindi tayo malaya. Pag tayo slave pa rin ng sin, ibig sabihin, tayo'y hindi malaya. Yung laging nananatili sa kasalanan, ibig sabihin ay bilanggo ka sa kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, nawa, lumaya ka na. At tingnan natin ang paghahanda natin ngayong panahong ito ng Kwaresma, itong 40 days. At yung inyong babalikan ang mga Hudiyo, sila ay inalis ng Diyos mula sa pagkaalipin sa mga Ehipsyo. Mahirap umalis ang mga Hudiyo sapagkat kahit sila'y alipin, sila naman ay nasanay na sa ganung buhay. Kahit sila'y pinahihirapan ng mga Ehipsyo, sila'y kontento na sa ganung buhay. Pero nung sabihin ng Diyos, kayo'y palalayain ko, aalisin ko kayo sa ganyang buhay, dadalhin ko kayo sa lupang pangako, sa gana, flowing with milk and honey. Dadalhin ko kayo dito, sa lugar na ito. At sila'y umalis sa lugar na ito, pero mabigat ang kanilang kalooban sapagkat hindi naman nila alam ang kanilang gagawing magiging paglalakbay papunta doon sa lupang pangako. At nakita natin ang kanilang naging paglalakbay. 40 days na halos sila'y paikot-ikot laang sa buong desert. 40 years na halos paikot-ikot sa desierto. Sila'y dumanas ng matinding hirap sapagkat ayaw nilang sumunod sa Diyos. Kita ninyo ang Diyos pagka sila'y naiinita ng sobra, ang Diyos ay nagpapadala ng ulap, binabantayan sila. Ano? Sa gabi, pag sila'y nadidilaman, ano? Naandyan din ang apoy. Sila'y guided sa kanilang paglalakbay.
Pag walang mainom, may tubig na ipinagkakaloob ang Diyos. Pag walang makain, narin yung mana. Sila'y provided sa lahat ng kanilang pangangailangan, pero ang tao, matigas ang ulo. Ayaw magsakripisyo, ayaw sumunod, ayaw makinig. Kaya sila'y nagtagal bago narating nila itong lupang pangako. Kaya sila'y hindi makalaya. Sa ating buhay, kung inyong pagninilayan itong ating paghahandang ito, narin yung hirap umalis sa pagkaalipin ng kasalanan. No? Mahirap umalis sa isang kasalanang halos ay araw-araw mong ginagawa o kaya'y sanay ka na sa kasalanang yan at parang ine-enjoy mo na ang kasalanang yan. Para sa iyo, ang kasalanang yan ay hindi naman nagpapabigat sa iyo. No? Kahit alam mong aliping-aliping ka na niyan. Mahirap umalis dyan. No? Anong gagawin natin ngayong panahong ito para tayo makalaya? Ating ang Diyos pa rin ang mangunguna sa atin. No? Hindi pa rin yung sarili mong kagustuhan. Ano? Laging ang Diyos. Magkakaloob siya ng biyaya sa atin para mo siyang gagamitin para sa iyong pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Kaya naandyan ang mga biyaya. Naandyan ang kanyang awa, ang kanyang habag sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Yan ang pasimula ng iyong pagbabago. Yung pagsisisi mo. Yung pagbabalik loob mo sa Panginoong Diyos. No? Ang Diyos ay laging naandyan para ikaw ay abangan kung kailan ka magbabalik loob at magbabago. No? Kaya nawa itong kwaresmang ito, ang maging dulong hantungan ng iyong preparation ay ang iyong reconciliation sa ating Panginoong Diyos. Yung talagang pagbabalik loob mo sa ating Panginoong Diyos at yung paglaya mo sa kasalanang matagal mo nang laging ginagawa. At nawa, talagang tayo'y magbago. Sabi ni Jesus kay sa isang babaeng nahuli sa pakikiapid sapagkat siya'y gustong batuhin at patayin sapagkat yun ang parusa para sa kanya. Adultery, kamatayan ang kaparusahan. Kaya siya'y hinatulang batuhin. Pero walang bumato dahil lahat naman ay makasalanan. Magandang sinabi ni Jesus sa kanya, ako man ay hindi ka para husgahan, para hatulang ka. Humayo ka na. Huwag ka nang magkasala. Pero meron siyang bilin sa huli. Huwag mo nang babalikan ang iyong kasalanan. Baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Ibig sabihin, baka diyang kaabutan. Ano? Baka diyang kaabutan. Sa sandaling ikaw ay nasa state of mortal sin. Baka diyang kaabutan. Kaya sabi ni Jesus ay, huwag mo nang babalikan ang alam mong kasalanan mo nang pinagsisihan mo na. Baka sa pagbalik mong muli dyan, diyang kaabutan. Baka kung ano pa ang mangyari sa iyo. Kaya nawa, itong ating preparation na ito, tayo kalagay ma-reconcile. Tayo'y makaranas ng tunay na kalayaan. Kalayaan sapagkat ang bunga ng pagkikipagkasundo sa Diyos ay pagmamahal. No? Pagmamahal. Love. Laging ang bunga ng magandang pagkipag-ugnayan mo sa Diyos ay pagmamahal mo. Kaya pag ikaw ay ngayon pa'y hindi ka marunong umibig, magmahal sa iyong kapwa, lalong higit sa mga taong alam mo'y nangangailangan, ibig sabihin, problemado pa ang ating kalooban. Di ka pa totally reconciled with God. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maitalaganawa namin sa iyo ang gagawing paghahain ng iyong ibinigay upang aming maialay din sa layuning aming sambahin ang ngalan mo, upang ang kagalingan namin ay makamtan mula sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa lahat, ang pagkisikap namin ay iyong kinalulugdan at ang pagkapakabuti namin ay iyong ikinararangal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nagiramay sa hindi kayo lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansan-dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayunod pagdarasal. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pakikinabang namin kami iyong binigyan ng kagalingang dulot ng aming pinagsaluhan. Ito nawa ay umampat sa masama naming hilig upang lalong tumibay ang kaloob mo sa aming pagkatig. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasin santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit, aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya, amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalakap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ang QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong babahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, sa paghahangad nating makapagdasal at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma,
Tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng istasyon ng krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ikatatlo ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, makikita po ninyo sa ating screen sa FB page at sa mga tarpaulins sa paligid ng Babasan Dambana ang hanay ng mga gawain ngayong mahal na araw. Tayo pong lahat ay inaanyayahang magnilay at makiisa sa mga pagdiriwang. Ika-anim, sa darating pong Sabado ay 23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may pagkagawad ng langis ay sa ganap na 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po ang mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ng mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dit sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang, walang
walang sinuman ang namamatay para sa sarili.